mga karosas, nandito uli tayo ngayon sa kusina. Samahan niyo ako, magluto tayo ng masarap na kabsa. Isda na kabsa mga karosas, bali new version ito ng amo ko. Siya ang nagturo ito sa akin. May chopped onion tayo. So, tinakpan ko ito para hindi mangamoy. May chopped tomatoes. Chopped coriander leaves. At saka may bay leaves tayo. May cinnamon stick. May dried hot pepper, black lemon. Ito ang isda natin. Isda na masarap. Isda sa bato. Masarap itong isda na to. At syempre, ito ang bigas. Nakababad ito. Mga 1 hour na ito. Para madali lang siya maluto. Ayan, may tomato paste tayo. Spices natin. May black pepper. May red hot pepper powder. Siyempre, ang yellow na luya, turmeric, black lemon powder, balik ko lang tayo dito ng konti, ang paborito ko na paprika. Siyempre, ang oil, kukuha lang tayo ng konti, pero konti lang ang kunin natin dito kasi hindi tayo, ang onion, igisa natin, hindi tayo magamit ng mantika. So, igisa natin sa tubig. So, panoorin nyo ako mga karosa. Samahan nyo ako para makita nyo. Siyempre, ang asin. Tara na, umpisahan na natin. So, pinainit na natin yung casserole. Ilagay na natin ang onion. So, first time ko magluto dito, yung onion, igisa sa tubig. Ayan. So, kailangan ipadry muna natin ng konti. Tapos, lalagyan ng tubig. Hanggang mag-brown. So, medyo brown ng konti. Lagyan na natin ng kunting tubig ang onion. Igisa natin sa tubig. So, first time ko pa itong ginagawa. Turo ito ng amo ko. Ayan. So, pag medyo makulang sa tubig, lagyan natin uli. Ayan, nag-brown na siya. Ayan. So, totoo nga pala mga krusa, sa nakita nyo, medyo nag-brown. So, totoo pala mga karusas, medyo nag-brown siya. So, lagyan na natin ng konting tomato paste. So, lagyan na natin ng kunting paprika. Kunting-kunti lang mga karosas. Kasi pangit pag sobrang spices. Kunting turmeric. Ayan. Kunting hot pepper. Hot pepper powder. Ang daming spices. Kunting black lemon powder. Konting black pepper. Saka ilagay na natin ang whole black lemon, bay leaves, cinnamon stick, at saka red hot pepper. Saka ito, dill. I mean, cardamom. Fry lang mga karosas. So, mamaya kunti, pwede na natin lagyan ng oil. Mamaya kunti pa. So, i-fry muna natin ang mga spices. Ayan.
umubo ako sa amhang. So pwede na tayo maglagay ng kunting cooking oil. Kunti lang mga karusas. So ilagay natin ang chopped tomatoes. Ito konti ilang minuto hanggang malambot yung kamatis. I-check na natin mga karosas. Ayan, malambot na kamatis. Pwede na natin ilagay yung isda. Ayan. Spread natin, hatiin natin space. Tapos lagyan natin sa ibabaw. Ito. Lagyan natin sa ibabaw. Tapos lagyan natin ang coriander leaves sa ibabaw. Tapos takpan natin sa mahinang apoy around 15 to 20 minutes. Ayan ang itsura mga krosas. So, balik tayo mamaya. Ayan ang itsura mga karusas. Nakalagay na yung isda. So, sa ibabaw yung coriander leaves. So, ayan. Ang bango na. Wala talagang amoy. Kasi marami siyang spices. So, pwede na natin baliktarin. Bango. Ang isda, kasi pag gawin natin ng mabuti, fry, kumpleto ng spices, walang amoy. Ayan. At saka marinated na ito na isda. One day na ito sa refrigerator. Nilagyan ko ng mga spices. Maglagay na tayo ng konting asin. Ayan, sa nakita nyo. So, look so yummy talaga. Ayan. So, maglagay tayo ng tubig kasi medyo matagal na nakaano, baka malanta yung isda. So, kailangan isukat natin sa baso. So, lagay tayo ng 1.5 glass. So, ang bigas din natin, bali 1.5 glass din. Para hindi malanta. Ayan. Pero yung bigas, kailangan nakababad na. So, ayan. Pakuluin lang natin. And then, ilagay natin ang bigas. Bango, mga karusas. Sarap. Saka masarap talaga itong isda na to. So, pakuluin lang natin. So, first time ko nang magluto ng ganitong style, yung onion, igisa sa tubig. Pero masarap, ang bango. Siguro dahil din sa isda na ano, masarap talaga itong isda na to. So, ayan, ilagay na natin ang bigas na nakababad. So, timing lang natin. 1.5 ang tubig.
So, i-try natin na 2.5 na bigas. So, bali, binabad ko ito is 1.5 lang. Kaya nga, lumalaki kasi pag ibabad mo na ano na siya, nag 2.5 na. So, dagdagan natin ng kunting asin. So, hindi na natin pwede haloin. Kasi baka madurog na yung isda. Ayan, takpan natin sa mahinang apoy with air 30 minutes. So, hinang-hina lang para hindi masunog. Ayan, babalik tayo mamaya. I-check na natin ang ating kabsa. Ayan, tinakpan ko siya ng aluminum para madali maluto. O yan! Looks so yummy na. So, pag nakita nyo, ganyan yung mga bigas niya, yung kanin niya na medyo, parang medyo nagsingtayuan. So, ibig sabihin, luto na yan ang kanin, ang bigas. So, ang isda dyan, nasa ilalim. So, tingnan natin mamaya. Ayan, ito na mga karusas. Kakain na tayo sa masarap na luto ng isda, kabsa. Napakasarap nito mga karosas, sobrang sarap. Ang bango-bango, sobrang bango mga karosas. Tara na, kakain na tayo. Thank you so much for watching.